Magkakasamang nakisangkot ang mga Adventistang kababaihan ng Central Albay District sa retreat na pinangunahan ng Women's Ministries ng kanilang distrito. Sa temang We Will Go, Be the Woman of God's Word, sila ay lubos na nasiyahan at pinagpala sa mga programa at mga aral na kanilang pinagsaluhan sa panguna ng Southern Luzon Mission Women's Ministries Department. Ang balitang may pag-asa iyahatid ni James Matthew Burse. I Will Go, Be the Woman of the Word. Iyan ang naging tema ng Women's Ministries Retreat ng Central Albay District dito sa Villa Guillermo, Isla de Cagayan, Manaet, Bacacay, Albay. Bilang mga disipulo ng Panginoong Hesus, ang mga kababaihan ay kinumisyon upang matupad ang kanilang potensyal na bigayin ng Diyos. Isa sa mga hakbang dito ay ang pag-organisa ng isang Women's Ministries Retreat upang mapalawak at mapalakas pa ang kanilang kaalaman at relasyon sa bawat isa, lalo't higit sa Diyos. We have a 3-day district-wide women ministries retreat. The purpose of which is for us women to reflect, meditate, worship, and have a closer walk with God. Binigyan diin ni SLM Women's Ministries Director ang pinakasekretong sangkap sa kabila ng kaliwatka ng mga pagsubok sa buhay. Makakatulong to para maging aware ang mga kababaihan, lalo na ngayon na madaming challenges, maraming kinabibisihan, maraming nagkukuha ng attention na ang Panginoon ay kailangan pa rin i-seek unang-una. Seek ye first the kingdom, and then we need to hear from Him direction, guidance, and assurance that God is with us. Parang ma-encourage tayo na every day, the Lord is by our side and He is our help. Isa sa napapanahong issue sa makabagong mundo ay ang mental health crisis. 25% o isa sa 4 na kababaihan ang nakararanas ng severe anxiety. Higit na mas mataas kumpara sa mga kalalakihan na nagtala ng 11% o 1 sa 10. Ibinahagi ni Dr. Dayang Ruwalios ang kahalagahan ng self-care. Towards promotion of mental health is both a privilege and a responsibility. It will help us be able to fully serve the Lord because we cannot serve God on an empty vessel, meaning we cannot give what we do not have. So for us to inspire women like us, you know, we need to promote self-care because this is self-preservation towards serving the Lord. Sa pagtatapos ng retreat ay nagsagawa din ng Children's Outreach Program ang nasabing grupo sa Barangay Manaet. We are so happy and refreshed considering that the lectures are very good. It gives us more reflection really with ourselves and to be more effective in the sharing of the gospel of God. Discover that the Lord is speaking to us, He is willing to instruct us, and also whatever God says, we can depend on His words. We will go be the women of the world! Mula dito sa teritoryo ng Southern Luzon Mission at may layunin makapaghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, James Matthew Burse, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.